Nalala mo kung paano ka, na, ikaw ba nang nag-approach o pinisil yung puwet mo tas friends na kayo? Ayun ba yung ano? Lagot, traumatic yun. Hello, ma'am, sir. Hello, ma'am, sir. Yeah. Yeah, welcome to another episode of the Hello, ma'am, sir show. Ako yes. Po, si Tito Epi. Ito ang podcast para sa mga overseas Filipino warriors. Ayan, ang ganda. Warriors talaga. Ako nga pala si Daryl. Ako naman si Luis. So today, finally! Ito, finally! Napaulakan tayo. Grabe. Oh my God. Ang mahal ng talent fee nito, pare. Ang mahal ng talent fee. Pare. Diyos ko po. Grabe. Tatlong sahod ko to. Oh. And gumawa pa ako ng ano? 3-5. Gumawa pa ako ng fake account. Oh nga eh. Para, ibash? Ano, ibash mo? Para i-message. Ah, para i-message siya. Para i-message, oh. Grabe. Eh, hindi tayo, busy kasi talaga. Oh, busy talaga tong tao na to. Okay. Diyos ko po. Man, okay. Sobra. Oh, ito yung idol talaga to. Idol talaga to na mga... Oh my God. Idol talaga to na mga... Ermergard. Grabe. Buti na lang. Do the honors. Ayan. Ito na. Ito ang ano natin, ang pinaka, the best na... photographer in the whole wild. Yes. Satwa. Sa land of Satwa, ito ang si AKA as known as Burst Party. Yan. Ermergard. Ermergard. Mr. Mark the Burst Party Ganson. Woo! Oh my God, eh. May clap pa, pare. Congratulations, ha? Thank you. Wag hello ka, gago. Aga, okay. Magandang araw sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, mga ka-OF warriors. Normal voice yan, ha? Ganyan niya magsalita. Yan. Maligayang... Paano ka umorder ng parata ulit? Can I buy 20 paratas? Paratas, you know. 20 para carbs yun, pare. Grabe. 20 parata, parang wala nang ano, walang plano sa buhay, no? 20 parata agad. Kumusta, pare? Yes. Just hello, po. Janine. Yan. Ano? Game. Ano na? Kumusta Mark? Oy. Go away doon tayo dito. Tayo nag-live habang ano eh. Habang kumano may episode eh. Kumusta? Balita. Ayan, kumusta? Init na eh, no? Ayos lang. Oh, may init na. Shit. Namiss ko si Luis. Ang yaman, na nito ni Mark eh. Pare, sinasabi ko sa'yo. Diyos ko po. Boss yan. Pare, mag-Uber yan. Pwede bang magmura dito? Pwede naman, no? Oh, explicit to. Putang ina niya yung gano'n. Kayo eh. Nag-Uber yan from ano? From mayaman ng puta. From Discovery to Alcudra. Mga ganun. Alcudra. Para lang maka-ano, mag-refresh. Mga ganun. Yeah. Nakakadiri kasi. Public transportation ka. Oh my God. Ito, saktong-sakto to. The bag of other people on your poet. Ayan. Pero at least si Mark yan, ano yan, straight, honest yan. Hindi ka to mga nagpapanggap na... Akala ko, si Mark straight yan. Bakit? Wala naman tayong problema sa mga friends natin. LBGTQ, no? Shoutout sa mga... Shoutout sa mga tropa natin, mga LBGTQ. Ayan, pag-uusapan natin ngayon, pare. Ano pag-uusapan natin ngayon? Ayan, saktong-sakto kay Tito Mark. Ah, para kay Tito Mark lang yan. Bakit para sa akin? Hindi kasi siya yung pinaka-successful siya. Successful si Tito Mark. Okay. Ayan, so parang pag-uusapan natin is about... If success... Ayan na.
It's defined by you taking making making tae twice a day. Then yes, I am a success. Yeah. Ano ba secret doon? Ano ba? Yeah. Yakult ba? No. Parata. Ano yun? Tain, ikaw naman bumili ng 20 parata everyday. Yung Japanese squat ba yun? Yung oh, shit. Brad. May ganun ako sa bahay. May ganun ako sa bahay. Yes, yes. Alin? Ang alin? Ano, yung squat steps. Yung, step. Oh, ganun, may nabibili dito. Oo naman, 15 dirhams sa ato. Bakit mo ba kailangan bumili? Ang ina, marami ka namang kahon ng mga gamit-gamit sa bahay. Mga life hack? Sa noon.com. Pwede tayong sponsor ng noon.com, by the way. Squatty, yeah. Steps naman. Tama yan, yes. Ayun yung mga struggle sa ano, yung pagiging OFW niya. Yun, squatting. Squatting! Struggle ba? Sa Pilipinas kasi, di ba? Joke lang. Dito basta pag-uusapan natin sa about ano, OFW, no? Struggle ba? Struggle. OFW? OFW meaning OFW, Overseas Filipino? Workers. Warriors. Warriors. Ano Golden State though? Golden State Warriors. Oh, Golden State. Golden State Warriors. Golden State of China. Yeah. Oh. Parang ano kasi ang ano kasi niya, ang parang the story behind it is like parang yung dating OFW and the new OFW. Dating OFW, hindi OFW yun. OCW. OCW. Okay, technicalities, yo. Kaya, ito mga alam ko yan personal insights na Personal insights kung paano tayo nagsimula, paano tayo ano yung pinaka current ano situation natin ngayon sa UAE. Sino ba yung pinaka ano sa atin? Pinaka senior sa pinaka senior syempre. Pinaka senior eh. No? Ayan. Eh syempre si Tito Luis yan. Iyan no. Eh anong year ka nag-upload? Senior citizen na ito, gyata. Sa after World War II. Ito na naman yung World War II job. Grabe. Grabe na naman naman. Isang episode. Last week yan. Last week. Ano nangyari pagkatapos umalis ng hapon, sir? So anong year ko dumating ano, sa anong oras? Anong oras? Ayun ko naalala mo, okay lang. Sa Dubai ba? Hindi, Saudi. Sa Saudi. Saan sa Saudi? Saudi in Saudi. May pit nun. Anong taon to? 1998 yan. 98? Wow. Elementary ka pa lang nun. Marunong na ako nag-aaral na ako ng nagkakayoli ka nun. Marunong ako mag-cursive nun. Marunong ka na mag-cursive nun. Okay nang inayon. Pakyo kayo. Oh my so, God. So, 98 na sa Riyadh. Doon, no. Napipindot-pindot ang pet mo. No? Pag ganun? Oh, talaga, shit. Ganun. Doon talaga, zero. Oh, zero. Pipindot ang pet mo, no? Ah, ganun. Ah, sa Saudi? Oh, yung Saudi. Mga tarantado no mga tao doon. Anong trabaho ang pinasok mo nung... Graphic artist. So, ano? Pornographic artist. Bawal. Sorry, bawal. Black. Sorry po, bawal po. Bawal. Sa Riyadh, no? Sa Riyadh. Maigpit masyado. Pero paano ka pumunta doon? May kakilala ka? May... Nagpanggap ako na marunong ako. Na graphic artist. Hindi, hindi naman totoo yun eh. Totoo yun. Pero ano ka na? Pinahiraman ako ng showreel ng isang... Ulo, hindi nga totoo yan? Parang in a way. In a way, umiram ka ng showreel. Parang gano'n. Eh, ano yung showreel? Sorry. Showreel is show and it's real. You show your real self. You show your real self. Ang dami na pupulot ng mga listeners sa atin. Show your real self. Show real. So, ano yung showreel, by the way? Showreel art is, ano, is parang collection of videos, no? Na pang... Ba't ba ko tinatanong? Collection ng videos sa parang portfolio. Pang portfolio mo. Portfolio. Parang highlight siya ng... Basically, highlight siya ng portfolio. So, gumawa ka ng ganun? Nanghiram. Nanghiram ka. Pero wala kang kilala sa Riyadh nun. Oh, wala. Literally wala. Wala talaga. Anong nag... Ano yung nag... Udjok sa'yo para pumunta sa... Hindi, kasi uncle ko galing din Saudi. So, parang influence na rin. Yan. Kasi, yun. Nahikayat ka na parang try mo mag-Saudi. So, influencer pala yung uncle mo natin. Exactly. OG influencer. Galing. Yan, tama yan. ganun yung tanong. Sino influencer mo? Follower, one. Si Luis. Si Luis lang yung follower. So, tell us kung ano yung yung transition. Hindi, medyo from... ano dun eh. Kasi medyo mahirap pang buhay dun. 1998 is fine. Ang daming bawal. Bawal. Kita mo sa sobrang hardcore na ito ni Luis. Purong gin yung iniinom. Gago, hindi. Ano tawag dun?
yung lambalog niluluto nila doon ng mga kabayan. Ano? Anong tawag doon, pare? Sa dike. Sa dike. Sa dike, oo. Oh. Dami na huli dyan. Na-try ko yun, oo. Basag ka doon. Mga sukat tayo. Oh, shit. Malulusaw, malulusaw liver mo dyan. Sira talaga dyan mo sa malakas sa dike, grabe. Oo. Sino yung nag... Ano yung, paano ka nakakuha? Ino-orderan pa namin yun. Kabayan-kabayan din, oo. Pero mga kaibigan mo, mga katrabaho mo din. Walang katrabaho. Puro nakilala ko lang din lahat. Uh-huh. Saan? Like, nagkita tayo sa plaza. Mga ganun. Weekend time! Gago. Brad! Uy, legit din pa mga ito. Para sa Hong Kong bayan. Alam mo ba, ang weird... Brad. Alam ba, ang weird nun is parang... Brad, ako kay Mr. DK. Kunwari, parang karama dito. Meron dun parang same na parang karama dun. Okay. Every Friday. Teka lang, explain mo yung karama. Anong ibig sabihin parama, ng karama? Karama is parang nandun lahat yung karne. Anong karama para sa iyo? Nandun lahat nakatiring kabayan. Concentration lahat, ng Philippines. Concentration. Lahat ng tindahan, kainan, halos parang, nandun lahat. In a way, parang city center. Ganyan. So, way, pag weekend. Oh. Hindi, ang kukwento ko, yung parang similar ng karama doon is, alam mo, takang pangalan eh. Mm. Pag pumunta ka ng Friday doon, makikita mo lahat. Siguro parang nakikita mo sa Naif, lahat ng mga ibang nakatayo lang lahat sa gitna. Kwentuhan-kwentuhan. As in, tambay lang. Literally, nakatayo sila tambay sa gitna. Talaga. Oh. Tambay mode. Parang yun yung free day nila. Okay. This is parang nung bago ka lang. Weird naman itong mga tangan to. Nalala mo kung paano ka, ikaw ba nag-approach o pinisil yung puwet mo tas friends na kayo? Ayun ba yung ano? Lagot traumatic yun. General rule. Hindi. Alam mo yung mga, mga nagtitrip doon, naglalakad ka lang. Okay. Kakalibutin yung pet mo. Hindi mo lang sasapakin mo ba? O, hindi. Kasi parang gagawin. Paano ka sumapak ganito? Pag-antar. Gago ka. Hindi, alam. Ganunin mo lang, tapos alas na sila. Talaga. Pero kasi mayroong maling connotation, mga ano doon na parang lahat ng Pinoy doon is Bading. Oh, I mean, swings both ways. So, parang ano yun eh, parang pag kinalabit ka, parang... Shit. Inaambaan mo. I follow you. I follow you. So napilitan ako magbigote. Bigote. Ah, ganito talaga. Exactly ganyan. Tapos ganito lagi. Ganun lagi ka. Galit ka lagi. Galit ka lagi. Ilang beses. Galit ako nun. Pero balbasing ka talaga nun o talagang kailangan mo pang patubo yung ilalagay mo pa dito para tumubo. Hindi nilalagay daw eh. Pinalagay. Ani nilalagay? May pinapahid daw. Hindi ka lang. Okay na ang graphic masyado, pare. Hindi ko nagigits, pero okay lang. Nakikitawa lang ako. Kasi diba, hawak mo yung ointment sa ilalim. Okay. Siyempre. Ingatan yung mga secret eh. Anyway. Ayan. Tangina. Ayan. And then, kaya sanay sa Clorox to eh. Gano'n katagal na Saudi. Gano'n katagal nag-Saudi? 1.5 lang, tapos quit na lang. 1.5 what? What in update? One and a half day. Hindi ka nag-design. Naghahanap ka ng opportunity. Okay. So parang inuwi ka, parang kung anong saan meron, doon ka. Nagkaroon ng opportunity dito. So, yun. Okay. Nice. Ganun din ba kayo? But, sa amin, no? Hindi, iba. I mean... Ikaw? Ako, trinay ko dito kasi may mga kaibigan din ako dito. Ah, so ito mismo ang pinakauna mong option mo na pupuntahan? Yes. So, okay. I mean, well, trinay ko rin mag... Well, in-attempt ko mag-Singapore pero inabutan ako nung parang rule nila na yung magiging strict na sila sa mga expats. Ligpit dyan, ligpit. So, yeah. Trinay ko mag-Dubai and ayun. Ito na. Ano pa lang? Ikistart tayo ngayon ng podcast. Kakarating lang kakwenta-kwenta ng podcast. Kakarating ko lang, puyat nga. Kanina ka lang dumating, no? Grabe. Pero mukhang successful ka na. Kanina lang pero mukhang successful ka na.
Hindi, dito to. Yan, dito to. Okay, so, ang ganda. Malalaman mo successful kapag yung headphones mo hindi Audio Technica. Ay, grabe, bro. Yeah. Pinoint out yung ay-ay-ay niya. Kaya ako nga napansin. I-google niya yan, mga listeners, no? I-google niyo yung ay-ay-ay. Magago ka. Ang ano yan? Success. Grabe yan, grabe. Kami, si Tito Daryl lang meron ay-ay-ay na headphones. Pero yung ano ko yung... Hindi na, okay na yun. Successful ka na yun. Pero yan, si Ritz, yung friend namin ni Bianca. Yan, tinulungan niya kami. Shoutouts kay Tita Ritz. Kay Ritz. Kay Ritz Goods. Yan, tinulungan niya ako. Tapos tumira ako sa flat niya for a month. Naghahanap ako ng trabaho. Oh. Tapos, so, hindi ako nakakuha. So, visit visa ka nung kumunod ako. Oh, exactly. Tapos, yun yung maligo na 1 month visit visa ako. Tapos, hindi ako nakakuha ng trabaho. So, nag-exit pa ako sa Kish. Okay, nag-exit ka. Pero saglit lang naman ako. Kwentong exit na ano. Yan, ganyan-ganyan lang. And then parang, tas, yun, nakakuha na ako ng work and medyo, ano yun, tuloy-tuloy na from there. Okay, hanggang nakilala ko na yung mga kayo. Mga pogi. No? Mm, yan, yeah, ganda. Siyempre, nakilala natin si Master, di ba? Yeah. Kaya nag-exit kayo. Ikwento mo yung ano, yung... Ikaw, paano ka pumunta dito? Sumakay na aeroplano. Anong taon? Alam mo, umuyo ko sa dagat, tol. Hindi ko yata kaya yan, men. Ay, ako, maniniwala ako. Si Mark, di ba? Parang solid eh. Talaga, anong taon ko pumunta dito? Anong solid? Solid eh. May fist ano pa eh, may... Talaga yung bibigyan ta award, tol. Kaya kwento mo yung ano yung encounter mo kay Tito Luis. Bakit? Oh, my God. Sorry. Tanginan to, pararapin ko pa lang. God. Bakit? The best, pare. Narinig ko na natin. Sige. Ilabas ko naman narinig yan. Para sa mga listeners. Pumunta pang 20,000. Para sa mga listeners, no? Oh lang yan. Parte ng buhay yan. Ayoko nga eh. Ayoko maging parte ng buhay. Bakit? Ano bang anong... Pagdating mo dito? Lago mo rito, recession dito. Words of encouragement, ano? Thank you kay Dito Luis. Pero ano yun, reality yun. After 2 weeks, lahat ng mga tao sa Media City, imbis na papasok yung mga furniture, palabas, bro. So, visit-visa ka din. Oh, 36 degrees. Summer, humid, nakapolo ka, tas ayaw mo. Describe mo nga kung gano'ng kainit sa UAE pag summer. Para sa mga religious, kasing init siguro ang ilikili ni Satanas, pare. Gago, yun. Betlog ni Satanas yan, pare. Iba naman yung betlog, iba pa yun, tol. Yung humidity. Humid sa baba, init sa taas. Betlog ni Satanas yan. Hindi ko pa namimit si Satanas, yeah, pero no. Pag namit, kakamayan ko yan. Nagkita na kami. Yami, prince. Yan. Yan, sobrang... Ikaw? Ako nung time ko, nung dumating ako dito, ano lang, parang... Hard ako sa Pilipinas eh. Pero hard ako hard sa Pilipinas. Dito soft ka? Hard ka dito. Hard ka dito. Hard ako sa Pilipinas. Filipino company siya. Na parang printing company. Medyo mahabang story siya eh. Ba't mo naman parang minamalit mo ang printing company? Parang, hindi naman. Hindi naman sa... Hindi ko naman minimalit. Ikaw lang naman ang point on. Basta printing company siya na ano. Na basta nagkaroon ako ng problema doon. Tapos after 3 months yata, 4 months. Parang they fired me, basically. Si Sante ka. Si Sante. Ano ba ginawa mo? Ano ba ginawa mo? Gago, naingit sa kapugian mo yun, tol. Sabi ko, te, pare. Ano naman yun eh. Ano ba ginawa mo? Paano ginawa? Basta nagkaroon ng problema. Parang I'm not performing well. Mapunod ka. Ng boss mo. Hello sa mga former boss ko. Ina nyo! Grabe, grabe. Kabayan yun. Kabayan, gago. Kabayan. Hindi. Para sa mga dati. Ano pa rin kayo? Friends pa rin kayo? Hindi ko sila nakikita. Hindi ko sila nakikita eh. Hindi ko sila na-encounter after that. Social media, wala. Never ko sila na-encounter after that. Oh, ano, okay. Pero meron, di ba, merong two sides of story. Kailan malaman din natin ano yun? Ano ba yung two sides of the story? Ano ba yun? Oh, hindi ko alam. Kailan malaman natin yung yung bad cafe. Basta. Oh, alam ko naman na I'm not performing well. Kasi you're not performing. Kasi nga, printing, ano nga siya, company nga siya. So, bad question. Hindi ako masyadong familiar dun. Ito mo malapit na, nung alam ko, nakwento ko na sa inyo, pero sa mga listeners natin. After noon na fire ako,
Kasi ang rules kasi ng ano ng pag na-hire ka sa UAE. Prerogative nila na bilang ka ng ticket pauwi na Pilipinas. Ah, pag na-fire ka. Na-fire ka. So kailangan binilang kanila. Binilang nila ng termination. Okay. Pero before that week, before ng flight ko going back to the Philippines. Nag-job hunt ako, pare. Ah, nag-job hunt ka dito? Job hunt ako. So, okay naman yung more portfolio ko before na nasa Pilipinas ako. So, awa ng ano? Ng universe. Diyos. Okay na, awa ng ano universe. Na ano ako, pan, nakahanap ako ng trabaho na sobrang okay na okay kasi mas malaking sahod, ganito ganyan. So, in a way, parang blessing in the sky. Narinig ko na yan. Blessing okay. In the sky yung ano sa akin, yung pagka-fire sa akin. So, yun. After that, okay na. Ganda na ng trabaho. Okay na. Swabe, no? Okay na, man. Saya. Kasi yung former boss ko si Ihab. Shout out to Sir Ihab, no? Ah, friends kayo nun. Friends kami ni Sir Ihab. Yan. Panali yan. Okay yan. Si LD, si Mark. Gusto ko malaman yung ano yun. Paano ka ba nagsimulan, Mark? Paano ka nagsimulan mag-work? Dito. Work? Sa anong taon ba yung 2007 ka rin ba? 2009 yata. 2009 yan, si Mark. 10 years ago, man. Oo, 10 taon. Nag-ano ka, diba? Nag-charge ka muna. Yeah, boy. Yeah. Charge a boy. Yeah. Charge a boy. Charge a yeah. Tsaka yung mga, ano mo, yung mga, mga alin? Exit stories mo na, intense din yun eh. Ano ba yung ano, para sa mga listeners din, ano ba yung exit? Ano ba yung, bakit kailangan hindi, mag-exit? Ano na yun, ano tawag doon, yung unofficial term, yun lang yung tawag, exit. Pero visa run at or visa change yung visa yung parang standard. Kasi kailangan mo siyang gawin para para kasi sinasabi nila na parang dati na you have to exit the country kaya naging exit. Which is SOP for sa ang lugar ang kahit anong bansa for all countries kahit sa Pilipinas. Pero usually ang ano natin ng exit natin kasi is for sa Oman, yan. Kish. Yan. Kish is in Iran, by the way. Yan. Mas iniisip na lang din ng tao na sa Kish kasi, ganito, kasi magbabayad pa ako ng plane ticket. Kaso dati, tangin na, aabot ka ng 36 days sa hotel, magbabayad ka ng hotel na 70-80 dirhams per day. Shit, man. 270 per week. Ayun yung mga struggles na hindi na alam ng mga... Ano yun? Parang, sana tangin na, umuwi na lang ako, di pa ako nagutom. Pero di ba, legit din minsan na... Parang natatakot yung mga tao umuwi sa Pilipinas kasi nga dahil dun sa mahirap baka pwede kang harangin ng immigration. Marami kasing kupal sa airport natin. Shoutout ka! May mga mabait din dyan. Binabati nga pala namin. Hindi na ganun ngayon. Hindi naman na ganun ngayon. Ito, dati nga yung mga siraulo dati na parang... Parang anong pakialam nyo kung aalis kami ng Pilipinas at bumalik? Bakit ba? Pero malungkot yan kasi paalamero. Bis na nakaka-uwi ka kung kailangan mo mag-change ng status ng visa. Ayun nga eh. Hindi, at saka din parang yung may nakausap ako one time na parang sobrang asar na asar talaga. Ang pangalawang uwi ko yata eh. Sa immigration. Pinas. Oh. Yung matanong pa sila, yung parang, anong gagawin mo ron? Bakit ganyan? Pero wala ka pang work nun. Sabi ko, sir, bakit nyo din ho tinatanong? Hindi, may work na ako, dito na ako. Gago din. Tinatanong, ginaganong mo immigration. Nag-vacation ka lang? Hindi, ako, nag-vacation ako. Nag-vacation ka. Parit, ang kulit eh, kompleto dokumento mo, tapos yung tanong niya na parang, tangin ano klase ka? May working permit ka, may visa ka na, resident visa na ako, man. May merit ID na ako. Tapos, anong kontrata mo doon? Anong job site, etc.? At saka, bakit anong ginagawa mo ron? Paano ka nakahanap ng trabaho? Bakit hindi ka nagtatrabaho? Bakit hindi ka dito? Sabi ko, sir, bakit yun rin tinatanong kung bakit ganyan? Siyempre, pagdating na mag-OFW kayo, tapos kapag nagka-problema kayo, kami din naman dito ang mag-problema para sa inyo. Sabi ko, hindi ho, sir. Decision ko rin ho kasi lumabas eh. So, karapatan ko yan. At karapatan nyo na malaman kung ano yung dapat kong sabihin lang. Kung ayaw kong i-share yung ibang information, wala na rin ho. Nakagat na ng dila yung yung tagtanong sa'yo. Grabe. Grabe. May intense yun, pare. Dude, i-offload daw sana ako dahil matalak daw ako. Sabi ko, walang karapatan para i-offload ako, sir. Grabe. Huwag mong gamitin sa akin yung ganyan-ganyan mo. Alam ko ang batas. Malis ka. Kailangan ko na sumakay ng eroplano. So, hindi naman sa pagiging may times kasi na parang mas arrogante pa sila dahil kasi odang
It's either, hindi ko alam, ingate or whatever. Diyan ka 8 hours a day, tapos nakaupo ka, magtatanong ka ng pasahero, minimum wage. Parang, posible, pero may pinaghuhugutan yung ganong klaseng spite. Or, actually, good question, kasi hindi ko alam kung ano ba yun, parang, nasa ano ba nila na kailangan na parang commanding sila. Kailangan commanding normally. So kailangan ganun talaga. Kasi meron meron nagbe-break at nagbe-break. Hindi kasi normal yun eh. Hindi saka kasi may mga talaga may mga nangyayari na parang ang tag doon yung mga napapasama, di ba? So protective kasi, pero din mostly, sila. Protective pero din sila. Pero mostly kasi yung mga domestic helpers same. Yun nga eh. So hindi nila hindi rin nila masisisi sila parang. Well, yun nga man, di ba? It happens. Hindi naman mga DH, pero iba din. Marami pero din. Pero most of the time, sa mga domestic helpers. Kasi nga, sasabak talaga sila. Saka ano yun, parang, ang tawag dito, human rights talagang, ano yun, violation na yung mga talagang, yung mga problema talaga nila, parang nanalaki, kanya. Which is, thankfully, parang, hindi natin yung mga, taga immigration, nagiging gine-generalize na lang nilang lahat. Hindi, yun nga din eh, yung isa ko pang gustong i-point out sana, syempre, at the end of the day, pagka sinabi sa'yo na, oh, hindi ko kasi alam na ganito, hindi ko kasi alam na ganito, ignorance of the fucking law is a crime. So, maraming points na bago ako pumunta ng isang lugar, to work, to travel, know the rules, obviously. Yeah. Marami sa atin, pupunta sa isang advertising agency, placement or employment agency, oh, kailangan namin ng ganito. Anong kailangan? Ito, o kompleto ka na sa papeles, umalis ka na. Hindi mo man lang tinanong kung saan ka pupunta or obviously alam mo kung saan pupunta. Pero hindi mo man lang i-research kung ano yung magiging kalakaran doon, way of life, etc. Living conditions. Tapos pagdating mo dito, ang sasabihin mo, kawawa naman ako. Man, the resources are out there. Everywhere, every day. Yes. Meron kang pwedeng ano. Oh, speaking of this, ganitong mga, yung mga pinagdaanan natin, mga... living conditions yung living conditions. Dude, sa TV Patrol, 2007, bago ako sumabak. Diba 2000? Dapat na 2000, TV Patrol ka? TV Patrol sa Channel 7. Before 2008. Kapuso nga pala si Iman. Kapuso! Tanga! Oh my god. Okay. Nakalimutan ko na yung kapuso ka pamilya bullshit. Now I'm gonna bring you back to that shit. Shout out ka sa mga kapuso. Nagtrabaho to sa 7. Nag-hard sign pa yun. Kasi ano, dapat 2008. Sino ka love team mo sa 7? Si Angel Oxine, bro. Datanong mo ba yun? Angel of Sin, Mark Heras, bro. Mark. Kapamilya kasi ako. Yeah. Kahit na ako. Ako Angel, kapatid. Sorry, may kinakwento kasi. Sana naalala mo pa ako, Angel. Okay. Alam ko may asawa na. Meron na rin naman ako. Gago na iginigyan. Come to the show, Angel. Next time. Sana, shout out. Angel of Sin for president. Parang nung 2007, 2008, kasi dapat ba alis na ako at that time. Eh, kaumpisa ko lang nun. Tapos, ang daming pang opportunities. Sa GMA. Ang daming pang opportunities na pwede gawin. Man, na-feature ang ano, sa Atwa. Talaga. Dude, limang double deck. Sabi ko, puta yan ang pupuntahan ko ron. Parang art installation. Yun, pare. Dude, para sa mga bila, man. Apat na patong. Para sa mga nakikinig, ano yung bed sharing spacing. Na gano'n, di ba? Ano bed spacing. Describe mo, ano bed space is bed space. Kami dati sa co-op sa, may ino-offer. So, isang flat, isang room. Kwarto, tatlong kama, parang gano'n. Tatlong, parang 2 girls, 1 cup, gano'n. Tatlong bunk bed. Okay, hindi nyo na-gets. Okay. Yeah. Ano, 2 girls? Wala. Anong gano'n eh, pero, hindi, pero pinalunan ko na lang. Kasi, ako rin, dark memories yung mga gano'n. Di ba? Pero, hindi naman niya in-expect ng lahat eh. Hindi nga yun in-expect ng lahat. Pero dahil nga ang mga umaalis is nakikita yung pag, kasi may ginawa akong interview lately sa mga AirPods na taga Abu Dhabi. Shoutout sa inyo mga sir. At tin-translate ko kasi ng English yung mga sinabi nila doon sa interviews. Mga Filipinos to. Filipino. Yung nung nagtatranscribe na ako, which is napagtanto ko rin ang Tagalog, mahirap i-transcribe basta-basta. Isa lang naman yung common denominator ng ano nila, nung nandun na sa question na ano yung parang pagiging OFW. Swerte. Yun, swerte. Yung feeling nila na swerte sila.
Oh, tama, yun, it's about swerte, luck, and opportunity. Ah, yun yung so, pinapoint out nila. Ganun, ah, okay. Ganun kasama sa Pilipinas na parang pag nakalabas ka, na dapat privilege mo na may choice ka, may freedom of choice ka, na ah, gusto kong magtrabaho sa New Zealand kasi gusto ko lang. Yun yung tama, yun yung dapat. Yun yung dapat, sa tingin kong dapat. Yun yung dapat na thinking. Dapat na thinking. Kaso hindi. Uy, magtatrabaho sa New Zealand. Swerte. Dude, parang okay. Tapos meron pa akong isang naka, isa sa mga na-interview ko man. Technician siya. Sa Afghanistan. Okay. Man, araw-araw binabaril yung helicopter nila. Ganun level. For work. For fucking work. Ganun kasama sa Pilipinas na ang supposedly right mo as a human being and as a citizen of a sovereign country, nagiging parang opportunity na lang for you. Kasi walang-wala. Sa Di kasi, yun naman ang kalakaran eh. Sino ba bang, ano ba bang... Hindi okay, man, isipin mo ha, kung ilalagay mo siya sa context, dude, wala masyadong lumalabas na Thailander. Ito lang ang pagnapagtanto ko. Wala masyadong lumalabas na Thailander pagka dating for job opportunities. Because their country has made sure that they don't have to. Singaporeans. Hindi, saka may iba ang pananaw nila dyan. Iba. May ganun din. Kasi nagkaroon na tayo ng culture from the beginning pa lang. Ang mga unang OFWs is mga Ilocano. Pumunta sa Hawaii para... Ganun ba? Oo. Sila yun yung mga unang mga OFWs na gumawa ng para tumulong sa mga farms, sa mga household or nice. Kung sa agriculture yan. Nakalimutan ko yung kung saan na siya nabasa eh. Pero sa Southeast Asia, isa ang Pilipinas sa mga nakapag-produce ng professionals. Academic professionals or basta professionals sa Southeast Asia. So, that time, isa sa ang Pilipinas sa nagko-contribute as workforce outside the country. Kasi parang everyone else is fucked up. And dahil remittances diba? Pa lang, pare. Yeah, true. Man, economy-wise, parang ito tayo yung mga nagpro-provide ng ano, ng... Yeah. Kaya nga, ano eh, bagong bayani eh. I'm not sure about the kung agree kayo din sa bagong bayani term. Hindi ako agree sa term. Pero ayun sinasabi nila. Ayun sinasabi na bagong bayani na ano. Pero dahil nga sa remittance. Sa remittance kasi ayun yung power natin na para magpadala ng pera sa Pilipinas. Gaano kalaki yung pumupunta sa... Gaano kalaki. I'm not sure about the denomination, pero ayun yes. I mean, ano yun, talagang no question na nagpapasok talaga tayo ng ang ganong parang economy sa Pilipinas in a sense. Yung mga bagong bayani term, it's a compliment. Bagong bayani at bayani. It's a compliment. Pero, you know, I mean, yeah, lagi tayo may discussion about glorification eh. Glorification ng... Yan, yeah, no. Medyo like, ano nga. Or like, drama, dinadramatize. Dinadramatize yung ano. Hindi na rin naman, parang... Kasi para sa atin, siguro sa atin mga tayo, ako personally, parang pag narinig yung bagong bayani, parang... Okay. Kasi I'm doing this for my ano for my personal gain eh. Parang ganun. Hindi mo pa sa Pilipinas. Diba? Diba, diba? Nagkataon lang na parang nadama yung Pilipinas kasi dahil nga din sa kultura natin na pag lumabas ka ng bansa, kailangan mong ambunan sila mama at papa, obviously. Yung ano, yung diba? yung the concept about remittances. Anong take niyo dun sa ano? Kasi 'di ba, may mga taong hindi mapagpadala. Ako sa muscle naman. Hindi, oo nga eh. Hindi, ibang mga, may mga ibang OFWs or mga expats na hindi mapagpadala ng pera. Alam mo, yung mga dilema yan eh. Or ibang mga... Sa late na sweldo or delayed yung mga sahod? Late ng sahod. Yes. So, late ng sahod. Yeah, actually, or by choice na hindi ka talaga nagpapadala. Kasi again, it's a cultural thing. Yes. Parang kailangan mong tumulong kay parents. Kahit hindi ka naman lumabas ng bansa eh. Yes. May remittance pa rin naman province to province eh. Diba? Sa province yan. So, if you go to Manila, and then you get the pera, and then you go to Cebuana, Lualur, and then you send the money, ang and ganda. Then yan. Ano yun, sakit ng mga Pilipino yun sa pagdating sa finance. Hindi talaga tayo well-trained with like handling personal finances eh. Wala tayong
Hindi ako personally guilty! Hindi 'di ba hindi yes, so, hindi tinuro sa school yun pare yung parang ilang percent yung itatabi mo sa sahod mo ilan yung savings ilan yung I don't think it's not just Philippines pero I mean, well, ako, may bagong lumabas na Yeezy pare syempre bibiling ko ng Yeezy pa Yeezy Yeezy yan gusto nyo ng Yeezy bibigay ko yung Yeezy joke lang joke lang hater yan sneaker oh narinig yung mga kaibigan ni Papa Miguel daw ni Darren joke lang joke lang paparapol natin yan na paparapol natin hello mga show wala akong Yeezys by the way 7.5 po yan 7.5 going back nakakatawa kasi nung first month ko sa Dubai or first 2 months ko naghahanap ako na naka gago niya ako nag-Yeezys ang tawag dito naghahanap ako ng malilipatan na bahay that time I think parang bed space yung hinahanap ko and or like partition. So nag-start ka sa bed space din? Of course. Bed space. Bed space. So bed space. Meron akong pinuntahan sa Satwa na kabayan. Na, so nagpaparenta siya. Sa kanya yung, well, obviously hindi sa kanya yung flat. parang sublet. 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 Normal yun. Diba? So meron siyang kwarto. May kwarto siya. So pinakita niya sa akin. Inaarkila niya yung kwarto. Yes, exactly. Inaarkila niya yung, siya yung nagbabayad ng rent, siya yung tenant legally, and then pinaparent out niya for sharing or whatever, ganyan. And then, yung nakakatawang part ng conversation namin, so nakita ko na yung spot. So, parang naglabas siya ng papel, tapos in-explain niya sa akin na, okay, so yung rent ata parang 800 dirhams or something. So, 800 dirhams is how much in peso? Philippine peso. 10,000 pesos. 10,000 pesos. Roughly. Mm. So that, a month yun. Mm. So nakakatawa na parang binigyan niya ako ng example kung paano yung breakdown. O, sige, breakdown, so, exactly. Breakdown ng, ano, pare, paano mo aayusin yung finances mo? Yes, which exactly. Is so weird na hindi mo makukuha yun in a regular conversation. So sabi, medyo matanda na si sir eh. So parang siguro nasa, ano na, nasa 50s na or something, mid-50s. Sabi niya sa akin, binigyan niya ako ng, kung yung, for example lang ha, parang kung ito yung sahod mo, ito yung renta, ito, yan, may matitira ka pa, papadala mo, di ba? Pero yung, what I realized that time, kanin is like, sa, 20, 30K na? Fuck you. 30K, grabe. Ang wild ng imagination. sir, hindi totoo yan. Oh my God. Wait, de, alam ko na, mali ka ng ano, mali ka ng tingin. Mali ka ng tingin. Oh my God. Oo nga pala. Fuck you. Gabi ba yun? Mga pala si Luis. Ano mo, ano, naka-fair lady said din ako. Oo nga ba? Uy, may metro ako, by the way. Oo, maray. Mga naga... Nag-metro. One month episode na yan. Going back yung ano. Ayan, pare. Ang hirap. Isipin mo yung mga, ano, mga kababayan natin na yung sahod ay, alam mo na, nasa minimum lang in this country. Ang hirap mag-survive. Kaya, up until now, talagang option natin mag-sharing. No matter how difficult. Kasi hirap ng ano, di ba? Alam mo yun, hirap ng wala kang personal space, di ba? Totoo. Lahat tayo na-experience natin yan. Oh. And, kasi wala ka talagang choice eh. Yes. Kailangan mo talagang mag-save Magpadala. Magbahayad ng bahay. Anong take mo doon? Yung kuryente. Ito rin. Yung padala na yan, di ba? Sa ano? Ito. Pag-usapan natin yan dati. Ito. Ito, sa sahod mong 50K, no? Titulo. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Gano'ng kalaki? Dollars yan. Dollars. Dollars. Gano'ng kalaki yung... Usapan natin, walang magbabanggit ng sahod. Ah, talaga. Sorry, okay. Sorry. Yama, next. Sorry. Ibiblip ko na lang sa ano. Ibiblip ko sa edit. Hindi, magbabago na yung pangalan ni Luis. Hindi na Luis de Mesa. Luis de Mane. Yeah. What's up, Dinero. Louis D? Dinero. Dinero. Nananang problems, but the bitch I want. Ayan. Taina. So yan, yung may dilemma ko rin dyan sa pagpapadala ng pera. Yun. Parang... Yan, pare. Yan yung pinag-usama natin. Si Mark ang... Ano ba yan? Yung why are we obligated? Hindi, nasa kultura. Personal reasons. Personal reasons. Yun nga eh. Sa akin kasi parang... Akin na. Ang point of view ko lang is kasi meron time na... Dahil nga dun sa parang gratitude culture natin for at the past 300 or so years ng under Spanish occupation. So sila may sala?
I would say yes. Okay. Kasi pre-colonial, pare, we have zero... Mm. Ano ba common knowledge ngayon about pre-colonial era ng mga Pilipino? Sure. No, wala halos eh. Wala halos. Wala nga masyadong recorded eh. So yung pagiging subversibo na pagka sinabi na oh you have to honor your etc. Bilang ikaw araw-araw day in day out 24/7 tawag sa Indio means walang utak. So parang dapat maging maging cool ka kay amo mga muhan. Yes, hello ma'am sir. Exactly. Yes. Hello ma'am sir shit comes from. For 300 years po tayo nagiging shout out pa tayo. Shout out tayo. Hindi, parang senyora kan yung mga ganyan klaseng tao. So wala tayong say, wala tayong So parang sunod-sunuran lang tayo. Okay lang magkaroon ng certain level of gratitude eh. Kasi syempre, 'di ba, parang towards family yung pinag-uusapan. Family, parents. Parents, etc. Kaso ang nangyayari lang is may times na nagiging dependent yung parent doon sa anak na parang ako mahirap iahon tayo sa hirap. May ano yan? May explanation dyan si Tito Luis. Wala ba? Wala ba? Bakit ako lang yung pinupunta? Hindi. Diba? Yung fact di, na napapanood ko lang yan pero iba yung take nung napapanood ko. Sige. Yung take na isa napapanood ko. Kailangan mo talagang supportahan yung parents mo. Ganun talaga. Parang pagpapasalamat in a way. Oo nga, pero how long would you say lang, thank yun you? Yun lang. Wala lang yung, anong tawag sa ganun? Walang stop. Walang marker. Hindi. Parang okay, fine. Naintindihan ko yung fact na nandun tayo sa kultura na we take, I'm proud that we take care of our elders. Yes. Up to the last day. Iba yung attachment natin sa elders natin unlike any other Southeast Asian nation for that matter. Pero the thing is, on a financial standpoint, there are people na nagsastruggle for the rest of their lives. It's because kasi kailangan ko i-shoulder si mama si papa hanggang sa yes they pass on. And that's the only time na parang okay, fine, tang ina. Nag-start yun sa kunwari, ikaw yung panganay ng... Yun pa. Ako, panganay ako. Kailangan mo supportahan lahat ng kapatid mo. So in a way, you're obligated to support your parents pag... Di na ngayon. Bakit? Sinabi ko sa kanila, I have my own problems. Nagtatrabaho ko pa naman, dad. Okay. Which is totoo naman. What did you discuss dapat talaga yun? Mag-usap kayo. Parang, dude, sorry, hindi ka ba naman retirado? I agree. Fear ng mga tao yan minsan na parang alam mo yun. Wag mo siyang tingnan na parang disrespect kasi at the end of the day human ka, may needs ka, meron kang especially if you have your own family na yan pa yung matindi doon. Halimbawa, hindi ko naman sinasabi kasi asawa ko nagpapadala pa rin. Okay? Yeah. Utol niya nagpapadala pa rin. So dalawa sila nung na yun. It's their thing, not mine. Yes. So sa akin, ang point of view ko is something different. Yeah. So I communicate the way I need to. Yeah. Ako, like, for example, personally, hindi ako nagpapadala monthly. Pero kung like kailangan. Pero pag mayroong times na kailangan mo talagang, sige, game. Birthday ni mama. Yes, birthday. Ganyan. Cool. No problem. Pero yung bunso namin, di naman sa Pero yun nga, sabi ko rin sa kanila na parang, nagtatrabaho siya. I don't need to send money anymore. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganun yun. Pero yung pananaw mo na yan, hindi yan nag-a-apply sa lahat. Kasi it's either hindi nila alam or hindi sila aware. My aim is actually to have people to actually communicate kung ano man yung sitwasyon nila. Kasi maraming tao na naghihikahos na. Okay, yung communication na yan, sinasabi mo, hindi yan nagiging open minsan sa mga magulang, di ba? Mahirap i-open yan. Kasi money yan, but for me, responsibility yung, yan. What I think is dapat you have to try. Like for example, try mo lang as simple as parang, pass muna ako ngayon. Tito Luis, kasi pag padala, Tay, natanggap niyo na ba yung gold bars na pinadala ko? Okay ba? Sorry ha, 24 kilos lang yan. Grabe, 24 kilos lang yan. Sorry, kasi medyo nagipit ako eh. Uy, baka may magtanong. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Diba? Pero parang pag inisip nyo, parang yung may mga tao talaga na sobrang sakripisyo na hindi, it's inhumanly possible
for them to survive. Kasi kailangan kong bigyan yung anak yung kailangan pag-aralin yung anak ng utol ko. Oh my God, extended family. Oh my God. Yes, sir. Hindi, pero pag napanood mo yan sa ano, kunwari, sa mga TV, yung mga ini-interview na mga, kunwari, yung mga mahihirap na magulang, tapos magsasalita yung anak, kaya pag ako na pagtapos ng pamilya ng nanay at tatay ko, ako na patitigilin ko sila sa trabaho, ako na magbibigay ng pera sa typical kanila. Typical na yun. So doon pa lang nagsisimula story. Na hindi pa sila nagwo-work. May ganung mindset. Oo, kasi hindi, yun yung idea kasi, na. Hindi, yun nga din eh, parang pagdating din sa poverty issue, ang nagiging mindset nga ng tao is ganyan. Kasi wala naman sila ibang choice eh. Kids as young as 7, 6 start to work. Sa dump site. Yung mga mahirap pa. Yeah. Oh, naman. Dump sites, magbenta, etc. And if you ever may mga pamilya akong nagkaganan before. Pero okay. Buti naman. Okay na sila ngayon. Okay na. Swak na sila sa buhay. Pero napagdaanan nila yun. Pero at the end of the day, man, a child has to be a child. Diba? Huwag mong i-burden sa kanila na parang someday, they grow old way too fast to a point na ito na yung magiging life's mission nila. May something better pa din kasi. Ito, yan. Isa sa mga personal struggles, diba? Man, sa Dubai, sa UAE. Yung dilemma. Exactly ganyan. Things that parang pinag-iisipan. At saka yung tanda tayo magkakaibigan mo yan. Discuss natin yung mga ganyan ba. Totoo. Marami yan. Maraming beses na pinag-usapan yan. Iduktong ko lang, di ba? Kunwari, makakita ka ng magulang na parents, na ganyan. Oo. Sasabihin nila, pag-aaralin ko itong anak ko, ganyan, pagtatapusin ko. Yes. Para siya na yung bubuhay sa atin. Exactly. Parang yun yung nagiging training ng mga... lagi ko na narinig yun. Swerte tayo kasi hindi ganun yung... Hindi ganun yung mindset. Hindi ganun. Pero, yung so okay. Pag-aartistahin ko anak ko para yumaman kami. Di ba? Parang... yung may balak mo. Paano ba dapat mindset? Ano ibang... Okay. Bakit? Sige, wala naman dapat talaga. Ikaw yung... In an ideal, in a perfect world, ano dapat yung like, mindset? Hindi kasi may nagsabi na rin sa akin, may nakakapagkwentuhan tungkol sa mga ganyan. Kasi kung magiging independent, kung magiging responsible ka as a person, dapat problema mo sarili mo. Diba? In a way, kahit na ano mangyari, diba? Magkaanak ka, problema mo sarili mo. Kasi nag-apply yun sa ibang kultura or ibang bansa. Katulad dito. Kasi ba tayo? Sa Dubai nga pa. Yung mga katulad dito. Ano alam mo sa America tayo? America? Ang ganda kasi ng bahay na to eh. Oh, kaya naman bahay to? Melon. It's just like a Canada. Canada. Yeah. So, yung mga local dito, di ba? So, yung mga anak nila, hindi naman nila kailangan, ano, yung, paano, pagtuturo sa mga anak. Yung culture na rin, parang ganun. Yun ang hindi sa atin applicable kasi iba yung mentality sa atin. Isipin mo, pagdating nga sa ano, di ba, pag may mga kaklase ako, mga kababata ako na nasa US, ganyan, Canada, Europe. May mga anak na rin sila. Yung iba na nakilala ko na ang mindset, man, you fend for yourself. Hindi nila, although nandun yung Filipino culture to a certain extent, hindi nila ginagawang parang, ang idea is, mind yourself, be successful, do whatever you want, etc. Kung kailangan mo kami, dito kami. Yeah. But you don't need to worry about us. I think nare-realize na ng mga Pilipino yan pagka nag-abroad ka na. Pag lumabas ka na sa bansa. Doon mo lang ma-realize yan. Well, hindi rin naman. I mean, may exceptions din naman sa Pilipinas. Like, for example, kung successful yung career mo sa Pilipinas. Mm. Have your own business. It doesn't mean na parang na nag-abroad ka. Okay. It's all about like yung kung financially ano ka successful and stable. Okay. Kung how much of that money goes to your family, immediate family, extended family. Actually, maraming kulay itong ano na to, itong kwento na to. Masyadong levels. Very personal, di ba, yung mga ibang personal experience ng mga tao or needs ng family nila is different. But for me, I agree. I mean, yung note lang na you have to really
and for yourself. Yeah. I mean, kasi hindi mo pwede iasa yung future mo. Hello, sa marami magagalit na. I'm sure hindi siya popular popular. No, I mean, of course, of course. Opinion na, pero I'm not saying na parang na don't ask for help and or don't hold out, you get what I'm saying? Marami magagalit na. Ikaw, ito, yung first sahod mo ng nung nandito ka sa UA, ano yung pinakaunang binili mo? Siyempre, bumili agad yan ng lifestyle shit. Ano yung lifestyle shit? Ano yung lifestyle shit? Ano? Gago, nagka-Harley Davidson to dati. Ulul! Nagka-Harley Davidson ka, sir. Ano yung Harley Davidson? Ano yun? Nabili mo agad? Grabe ka. Baba mo ba yun? ikaw, Daryl, ano binili mo? Bukod sa ay na easy, headphones easy, mo. Easy. Hindi, kasi ko lang. Ako sumasahod. Hindi, kasi diba, bakit nga ba tinatanggi yan? Kasi nga diba, pag bagong dating ka dito, sahod mo pa. Ay, look forward mo eh. Look forward mo eh. Malaki yung sahod. Dari. Oh, hindi ako na. Basta ako parata. Yun kaya lang. Ako sumasabay sa inyo para... Ano ako, Unang purchase mo? Ano? Ah, unang purchase ko? Yeezy. Ilan ang tanong? Alam ko na. The Kabayan Starter Pack. Ano yun? Jordan. NMD. Hindi NMD. Grabe yung mga nag... Na-offend na yung mga nag-i-NMD ba? Sino ba nag-i-NMD dito? Walang NMD. Ba't anong problema sa NMD? Oo nga. Hindi, nakita ko lang siyang meme na parang... Ah, ganun ba yun? Yung parang... Gago, wala akong meme na ganun. Meron pa rin. Wala gago. Siya gumawa ng meme. Gino-joke lang. Gino-joke natin sa office yun. Ay, kabayan naman. Nakabayan. NMD. Kabayan set. Ikaw, Tito Luis, anong nabili mo? Hindi ko matandaan. Ako naalala ko, bumili yung suot kong sapatos ngayon actually. Ano yung sapatos mo? Nike Mayflies. Ayoko, yung pang mayamang sapatos. Kago hindi. Parang Nike Mayflies lang na parang... Ah, talagang yun yung target mo nung pagkasahod mo. Ah, gulo ng hat ko. Hindi. Yung hat nga ni Daryl, talagang pinag-ipunan mo siya na... Shoutout to Bianca Shandong. Bianca favorite. Tama na. Mga brand na ano, binabanggan si Daryl. Grabe. Gago, tropa niya si Virgin Abloh. Ang unang purchase ko is iPod Classic. iPod. P-O-D. Oh, music. Yeah, no, man. Oh. Best. Hanggang ngayon, boy pa. 30 gig lang yun, di ba? Hindi, nabili ko yung pinakamalaki. 160 gig. Grabe. 160 gig? No, puro yan. iPod mini. Puro inkabus yung mga music dyan. Man. Talaga. May hubastang kabus. Hubastang. reason. Not a perfect person. Yan. Hubastanks. Ikaw, Mark, ano bang, naalala mo ba? Ano yung pinaka, significant purchase? Purchase mo. Mga tipong... Ticket pa Switzerland man. Yeah. Uy, ang ganda. Diba, travel. By the way, meron tayong episode na pang travel. Travel ha? Episode. Yeah, travel episode. Yeah. Brand objective. Parang tang ina. Hindi Switzerland, gadget. Anong taon to, pare? Anong taon ka una pumunta sa Switzerland? 2010. Fuck, 9 years ago, no? Travel agad ang ano. Shit, man. Diba? Yung dapat mentality. Dahil si Mark talaga, well-traveled person. Ano lang din kasi parang mapapatanong ka na, since nandito na ako, nagtanong-tanong ako sa mga paligid kung paano mag-travel. Kasi kung totoo siya, isipin mo, Middle East ka, midpoint of the fucking world between Europe and Asia. Yes. Bakit ako uwi ng Pilipinas? Saka na. Nag-uusap naman tayo eh. Okay pa yung Skype nun eh. Yes. Akala ko voice tape din eh. Nag-voice tape din ako. Ulul, nag-voice tape ka? Padala rin ako ng lotion. Fake. Joban. Padala ang Joban. Gago, may internet na. Tanga naman yan. O naman, pari na naman. Kasi voice tape. Anak, okay ka ba? Mama. Huwag mo namang asarin si Luis. Grabe ka naman. Oo nga, grabe. Naman. Pak! Parang maging... Gago, inaabot ko yung voice tape. Inaabot. Oo naman. Inaabot mo yung voice tape? Oo naman. Yung Saudi mo from 1990. Ko po. So anyway, going back to the Switzerland adventure. Kasi total, may kamag-anak din naman ako doon.
So nag-splurge ka sa travel? Hindi ako nag-splurge. Kasi pupunta ka sa tita ko sa walang gastos. Okay. Okay. Tipid tips. So parang inisip ko na parang pumapunta sila sa Pilipinas. Mm. Bakit hindi ko testing pumunta sa kanila? Mm. Apply ako, sa engine visa. Tapos nagtanong-tanong ako sa mga tropa, etc. Approve agad, ganun? Approve. Yabang. Like, may supporting document eh. Wala namang ano yun. So, kompleto ka naman yun. 30K sahod. Mga ganyan. Oh, grabe. 30K. Basta mababa na yung sahod ko dati, pare. Free ticket to anywhere in the world. Tapos, pangatlong araw, pang-anim na araw yata, nangutang pa ako sa asawa ko. Babayaran kita, don't worry. Na nasa Switzerland ka na. Oo, pare, nangutang pa ako dyan. 1.5. Ano yung pinadala sa Western Union? Oo! Oh, galit na galit eh. Parang, iniisip na tangin, pinaparahan lang siguro ako ng kahit na to. Hindi ba makikasawa? Hindi ba makikasawa? Hindi ba makikasawa? Hindi ba? Galing, galing. Lakas talaga. Gagod yung work, no? Gagod. Parang budol-budol na eh. Nag-TNT sa Switzerland. Oh, grabe. Dala ko pa yung camera niya. Camera niya? Oo, oh, bro. Hindi mo pa ka. Wait. Ito ba yung D90? D90. Dala ko yun. D90 ba? Parang iniisip ko, tangina. Iniram na yung camera ko. Inutuwa ko. Natawa ako. Photographer starter pa. Yung D90 na yun. D90 ba? Umakok din ako ng D90. Pero nung yung ganyang, yung nagadang goal niya, mag-travel. Hindi ganyan ang mindset ng dating OFW. Hanggang ngayon, talagang... Hindi, dati, talagang literal. Dati, wala. Walang travel na... walang travel na concept sa mga... Para sa mga ibang... I'm sure ngayon, pag may leave ka, uwi ka. Ngayon, pero yung dati nga, yung mga tatay namin, yan, tatay ko, hindi naman nag-travel yun ever. You mean at all? Like, at in... Isip lang nila is magtipid, mag-ipon, magpadala. Magtipid, mag-ipon. Sarana na Instagram. Diba meron kang ka-housemate ba yan? Or may kakilala ka na... Nung sa Saudi... Engineer ba yan? Ay, oh my God. Nung nasa Saudi ako noon, may mga naging friends ako ng engineer. Civil engineer, malakas sahod ng mga yun. May mga sakyan sila. Ako bago lang ako sa Dubai. Compare sa sahod mo, gaano kalaki yung sahod nila sa sahod mo? Doon ba ngayon? Agro. Oh my God, man. Grabe. Pick a year. Kahapon? Oh my God. Gago. Okay. Tapos, so bago lang ako noon. So parang super excited. Bago ka, diba? Tapos sila matagal na sa Saudi. So, pamilyado naman itong mga ito. So, minsan... Pamilyado. Yan. Yeah. Tapos, may pamilya, siyempre. Tapos, so, tuwing kakain, kunwari lunch, ganyan. Ako, bibili talaga ako ng parang biryani. Biryani. So, magkano lang yung mga 7 dirhams, ang ganyan. Sarap. Chicken na yun. Quarter chicken. Ganyan. Tapos sila, bibili lang sila ng bread, na Arabic bread. Kubus, ganyan. Tapos bibili sila ng triangle. Explain natin sa mga listeners. Kubus, yung Arabic kubus bread. Kubus is flat. It's like bread. One dram. Flat bread. Exactly. One dram. Mura lang siya. One bibili dram. Sila ng isang supot. Tapos bibili sila ng cheese triangle. Yung labash. Cream cheese. Yeah. Labash kiri. Tapos, yun ang lunch nila. Every day. Yun ang kinakain. Ako kakain ako ng chicken. Tapos, pero may sasakyan sila. May sasakyan sila. Hindi ko maintindihan eh. Nung na-release. So, gina-judge mo sila nung time? Hindi. Oo nga. Parang kung naiintindihan namin, kung naiintindihan ko correctly is like parang, okay, comfortable ka, nakasakyan ka. Pero, Hindi ko mag-gets bakit sila parang nagtitipid ba sila. Hindi ko mag-gets yung idea. Pero nung, tapos minsan parang nag-gets ko, magtitipid sila. Para sa pamilya nila. Para magpadala lang. Sacrifice yun, no? Just sacrificio. Hindi sila kumakain ng maayos. Mga tatay talaga, no? Tatay, literally. Tatay, yun yung mga naka-jacket. Maong jeans. Naka-shorpet. What is shorpet, bro? Sombrero. Tagalog. Sombrero. Ah, talaga? Shorpet. Tagalog yun? Ito. Shorpet ba tao dyan? Alam eh. Bulacan. Ah, talaga? Shorpet. Hindi ko alam yun, shorpet. Tagalog, bull cap. Ganda. Ganda, hindi ko na-expect yun. Tapos, bukod pa noon, siguro na-impluwehan siya ko din sila.
Minsan kumakain kami sa ano sa Burger King ganyan. Okay. Caviar. Okay. Burger King lang lunch. Tapos biglang nag-open up na oh, dati ngayon nag-Burger King na ako. Kukuwento ko to sa anak ko. Parang oh, oh, wow. Alam mo 'yun? Kasi nga sa sobrang tipid. Titipid sila. Titipid talaga. Oh. So parang ayun, katulad ng sinasabi ko. Iba yung naging ano niya. Ni Mark. Depende dun sa ano eh, depende dun sa dynamics ng family mo eh, kung gaano ba kalaki yung kailangan nila or at saka na din naman yung time na yun, parang nung nag-start ako na parang wala pa ako asawa nun, wala akong anak, wala whatever. Totoo. Parang pwede, hindi rin ako nagpadala for the first 8 months sa Pilipinas. Kasi parang Pops, pwede ba enjoying ko muna saglit? Tapos papadala naman ako. Pero wag lang ngayon. So, yun nga. Na parang ipon, ganyan. Kasi, hanggang TV na lang ba? Yung mga nakikita mo mga gandang paligid. What do you mean, hanggang TV na lang? Hanggang National Geographic. Okay. Hanggang going back to the, yung, kasi si Mark, kasi gusto mag-travel. Kasi mag-travel eh. Gusto ko lang din kasi makakita pa ng ibang kultura, man. Oo nga. Yung parang, yung part of it. Oh. Kasi nami-meet mo ng ibang mga tao dito, mga na-meet akong Swiso. May na-meet akong Pakistani na taxi driver na nag-usap kami in German. Sa Ghost Fighter rin naman si Swiso. Sorry. Iba pala. Yun, tanga. May nakuusap ako. Pagkatapos kong mag-travel sa Switzerland, syempre, medyo may hangover pa ako. Tapos nagpaturo din ako ng konting Swiss-German at saka German. Pagbalik ko, pare, sabi nung ano, parang, oh, ganyan-ganyan, nagkwento kami ng taxi driver. Dude, fluent siya sa German. Lo and behold, tumira siya sa Zurich for 15 years. Okay. Speaking Swiss German. Anong nationality? Ito yung Pakistani. Taxi driver. Okay. So, umalis lang daw siya doon kasi yung pinsan niya na pagpapunta sa kanya doon, nagka-trouble. So, parang ayaw daw niya maging part ng gulo na yun dahil meron siyang immigration issue. Siya naman daw wala kasi parang in and out lang din naman siya. So, dito siya nagtrabaho sa UAE. Bumalik siya pa Aston, balik sa UAE. Sabi mo na na-meet mo dito. Na-meet ko na dito. Na-meet mo dito sa UAE. Nag-uusap kami na Swiss-German. Okay. Oh, wow. Lahat ng kinwento ko sa kanya, kung yung pinupuntahan ko, alam niya. Kasi naging taxi driver din siya doon. So, parang, kung ito yung tipong class, at saka hindi siya yung typical na parang Pakistani driver na parang medyo close mind. Ito tama to, pare, cool. Sabi ko, gusto kong kasing cool ako ni kuya. Learning from a Pakistani. So parang na-inspired ka sa ganyang... Nagsusupreme din to. Nagsusupreme ng t-shirt ngayon. Supreme. Tain. Gagulag ka. Rewind mo yan. Joke lang. Yun nga, na parang kasi pagkatapos ko mag-travel, nakilala ko si Manong. Parang after to ng travel, so parang... Oh, shit. Tangin ako, ito talaga nagagawa sa'yo ng pagiging diba? Multiculturally open. At some point, those things na bibilihin mo ngayon would only last for a certain time. Tulad ng iPhone. Let's say. True. No offense, ha? Pero, sino ba naka-iPhone? Ikaw, gago. May bumili ako ng iPad. Magkano yung 5,000? Pag ni-round off mo. iPad. 5,000 lagi. iPad Touch. Masabi lang na ano. Yung satisfaction na normally nakukuha ko sa mga gadget. Hindi ko talaga nakuha ever. Pero pag nag-travel, yung parang experiences na nakukuha mo is so fucking different. Yeah. So parang setting, ako personal, my personal priorities is to actually meet as much people. Kasi at the end of the day, if you're running your own business like I do now. Yes. Yan tayo eh. Ang ganda ng segue. Maganda to. Maganda. That's true. Hindi. Dude, itong syudad na to is too small. It's too small. Exactly. So parang kung, sige, kung ito na lang yung magiging circle mo, sure, fine. It's your thing. Pero, if you find inspiration outside, hindi ko naman sinasabing uninspiring tong syudad na to. But it gets to you at some point. Yeah. And you meet the exact same people every time. Yeah.
day. Every fucking party. Yes, or, exactly. Yeah. Mm. So, you find more ways to expand your network. Kasi, total, nandito ka na sa isang multicultural country. Feeling ko, isa rin sa mga factor yan na ano, parang malabanan rin yung ano, pagiging homesick eh, no? Sa Pilipinas. Oh, pagta-travel. Pagta-travel. At saka pag, ano, pag, yan, meeting other people sa... In this city. Ba't nakaranas ba kayo ng homesickness? Ako never. Never ka nakaranas? Never. Ako nakaranas ako ng homesick. Hindi ko na-miss ang Pilipinas. Kasi wala pa akong kakilala. Hindi ka na-homesick na sa Sarja ka? Hindi ako na-homesick. Talaga? Kasi nandito yung tatay mo eh. Hindi rin. Talaga ba? Tatay ko lang yun. Nanay ko. Hindi ako na-homesick. Kasi mas close ka sa mami. Dito ah, in this day and age, technology, in your face, yung mga kamag-anak mo, friends mo every fucking day. Nagsiselfie, nagpa-post ng shit, etc., etc., etc. Well, ay yung advantage ngayon. Every day. Every day. Easy. Nakikita mo yung nangyayari sa Pilipinas, sa kanto niyang bahay nyo, nagsara na ba yung tindahan doon sa ika-apat na kanto, etc. Dude, what the fuck? Sa Google Maps, eh, no? Parang kasi hindi mo sila mahawakan, pero kachat mo sila araw-araw, at updated ka pa. I don't see the point. Ikaw ba? But ikaw na? Ako nakaranas rin ako ng homesickness. Sickness kasi. Anong natura mo na parang? Kasi back in 2007, 2008, parang, yung, ano, kasi, yung social media kasi hindi mo masyadong kaganong ka, ano pa lang nun, pare, multiply pa lang, wala pang Facebook masyado, hindi pa masyadong ano yung Facebook, at saka, ano lang, Yahoo Messenger. Eh, nanay ko naman, mga parents ko, hindi naman sila well-inclined sa sa technology. Wala kami internet sa Pilipinas, sa bahay. Yes, so in a way, parang yun. Parang I feel so alone na nandito ka sa bansa na to, sa syudad na to, na parang walang kakilala. Ayan, ang pinaka-purpose, ang pinaka-way ko para mawala lang yung homesickness mo is like to meet other people with the same interest. Yes, yeah. Same likes or dislikes or whatever. Yeah. Pero yun nga, yung na-meet ko yan, sila Tito Luis, yan, sila Tito Roland. Kaya thankful ako naging, nakilala ko rin sila in a way, ang ganun. Kasi parang in a way rin, parang naging, nagkaroon rin ka rin ng networking. Exactly. Na nakatulong rin sa'yo sa paghahanap mo ng trabaho. Professionally nakatulong sa'yo. Yun. So to maintindihan ko ba ako nung nakatira nung nabubuhay tayo ng 1980s na sobrang ang means mo lang para ma-reconnect doon sa bahay niyo is yung let's say sulat. Nakaka-homesick talaga yun. Wala kang visuals, wala kang balita, etc. Kasi zero balita. Susulat ka or whatever. I would understand homesickness. Pero once nung pumasok ang digital age, sabi ko, oh my God. Oh, yun yung pinaka talaga. 24/7, alam ko na nangyayari sa buong paligid. Ikaw na homesick ka? I would still contest kasi pag nakikita ko yung mga, for example, yung mga kaibigan ko na nag-get together, syempre mamaisip mo na parang, oof. For a minute, na parang maisip mo lang na, shit. Dati, lagi akong present sa mga ganyan. Or kahit sa family namin. Like, ayun lang. Birthdays, ganyan. Kasi mahilig din kumain yung mga kapatid ko eh. So parang, pag ganun, syempre mamimiss mo yung mga ganung bagay. Dahil na, mga kasing itaram yung mga kapatid mo. Oo, somehow. So, marami kayo, no? Big family kayo. At saka, 22. Joke lang. Case to case basis pa rin talaga. Base to base cases talaga. Base to base cases. Hindi kasi, pag may mga gathering, in the first place, hindi na rin ako pupunta basta-basta eh. Depending. Ayoko lang talaga. Sa Pilipinas. Dynamics sa Pilipinas. The more na tumatanda tayo, mas yung doc. Hindi. Close family lang, usually. Dati pa tayo, mga 22, 23. Utol, pare. Mga utol mo. Siyempre, birthday ng utol mo, you won't miss. Pero yung mga pinsan, siyempre, shoutout sa mga pinsan ka pala, by the way. Minsan, because of the distance din, di ba? Dahil hindi naman tayo magkakapit bahay. San Pedro kami. Pare, ang traffic sa Pilipinas. San Pedro kami. Papupuntahin ka sa Quezon City. Exactly. Tatlong oras na papunta Nabaliches. Papunta pa lang. Punta from San Pedro to Nabaliches. Layo na. Dulo yun. Kabilaan. Tatlong kalahating oras, sasabihin lang ni Mama. Aga dyan ako. Minsan lang naman. Kaya Nabaliches ka marine area, bro. Tapos, ganun pa kalayo. Pabira naman. Buti kung taga Quezon City lang tayo, okay lang. Exactly. Kasi hindi. Masyadong malayo. May mga ganun talaga. Ikaw ba, Luis? Ano bang, yung mga na-homesick ka ba?
You know, hindi rin talaga. Sick of home si Louis. Sick and tired. Oh. Hindi, hindi ako. Pero close ka rin naman sa mga utol mo, diba? Oo naman, oo. Yun, mga utol ko. Yeah, ano, na-culture shock ba kayo nung dumating kayo dito sa UAE? Sa Dubai? Yeah, I guess in a way, oo. Oh, oh. Siyempre. Ano pinaka sobrang nabigla ka? Well, meron besides naman ako, sa ano sa weather, no. Ako personally, oh shit, oh, talking about that shit. I mean, lahat naman tayo. Pero yung precursor before Dubai, syempre may hints ka na eh. Like for example, may mga kaibigan ako na nag-work na dito talaga. Na-warningan ka na. Oh, pero to see na, it na parang at saka yung, para sa akin the general thing is to be a minority for the first time in your life. Kasi of course. Anong sabihin niyan? Anong sabihin? Para sa Pilipinas, puro Pilipino. Parang, diba? Okay. Parang ito, yung line of sight mo sa sa MRT. Ganyan lang. Yung height ng mga tao. And then coming to a different country na parang, laki lang ng mga tao. Mga bajayan. Mga 10 feet. 10 feet. Yeah, yung parang being a... 10 fetter. 10 fetter. Being a minority is... experiencing it is... You know, it's different from seeing it in movies. Totoo. And, diba? So, yun, medyo... Pag nakakita ka yung mga bitoy, yung mga bitoy, mga puti. Mga Arab, so, ganyan. Nakakatawa rin, na parang, uy, well, oh, hindi ko alam kung hindi ko alam kung matutuwa ako or parang I mean like baka iba lang kasi yung ano parang ang pag natingin ka sa pag kunyari nasa isang ka, parang nasa bar ka, curious din ako eh, nasa bar ka or some area na ano merong medyo populated siya ng iba't ibang lahi parang yes. Ina napaka ano natin napaka United Colors of Benetton, you know? Actually hindi. Like being honest na parang first time na lumabas ako is parang na ako lang yung Pilipino. Parang meron akong weird na parang, oh shit, parang ako lang yung Pilipino dito sa bar na to or whatever. And then, parang you feel small or parang you feel inferior in a way. And then knowing kung paano tayo pumarma, which is like, di ba, t-shirt, jeans, whatever, ganyan. And never Yeezys, by the way. I mean... Pero nung nakilala ko si Louis, parang yung confidence ko, sky high. But iba talaga pag na-meet mo si Tito Louis eh. Isipin mo yan. Tingnan mo yung level. Umiinom ng gin. Gin straight. Pare, neat. Walang yellow. Gin straight yan, brad. No, pero joking aside, that's the thing until... By the way, ito pa rin yung ulong tinaan. Ulong ti pa rin. Shoutout din pala sa sugo. At least hindi ko kayang bilangin yung peanuts nyo. Kasi sa happy na Walo. Gagawin, hindi walo yan. Marami. Sige, ako, kunti lang. 9. Shoutout sa sugo ah. Ayusin nyo yan ah. Taga saan sila? Pulilan, Bulacan. Yeah. Lugar nila Louis. Hindi, yun pa parang, yung nung dumating ako dito, yung parang yung point of view mo na parang naging minority ka or whatever. Paano ba? Kasi yung perspective ko naman ng ganyan, hindi ko tinitingnan as Pilipino, as an Asian minority. Yun yung pagkakatingin ko sa on that particular scale. Kasi hindi yung specific. Yung may South Asians ka, may Southeast Asians ka, may East Asians ka. Sa UAE setup. Sa UAE setup. Yeah. Tapos, dumating ako, wala naman sa akin yun. Feeling ko nga majority pa yung Pilipino eh. Kasi mas namamayag pag ang Pilipino totoo, sa totoo mga ano eh. Pero still, you're still a minority kasi... Parang minority-majority. Ganun. Minority in terms of, siguro, rights. Majority. Pero isa tayo, mas malayo pa tayo yung population kaysa sa mga Emirati actually. Pilipino. Yeah. Pero that doesn't define... being a minority kasi pero on that particular perspective lalo na pag unang ka nakalabas in a way na hindi ka bashionista. Yes. So yung next step is what does it feel like further away from Asia? Malapit pa to sa Asia eh. So punta ka talaga sa further west. Pagdating mo ng further west, ang generalization naman is you're just another fucking Asian. Yeah, magbo-boil down siya into a more general approach. What I'm talking about is like how I felt personally. Yun din, yun nga. Kasi naramdaman ko din yun at some point eh. Pero pagdating mo naman sa ano, pag nag-step out ka na further west to a point na marami talaga nagmamigrate na Asians. Yes.
apart from us na Pinoy. Oo. Pagdating mo doon, mas nakakaligaw. Kasi culturally, wala kang paghahambingan, hindi ka mukhang parang, oh, Pilipino pride tayo. Speaking of migration, pagmamigrate. Mm. What's your next step? Oh, wow. What's your next step? May tanong sir, yan. May mga tanong, usually tanong yan. Hanggang kailan ka dito? Yan, hanggang kailan dito? Okay. What's your next step? Ano yung kinakailan? Ilang years ka pa dito, yun ang tanong. Ako, ayokong bilangin. Can it be, ano? Hindi kasi marami nagpa-sasabi, 2 years, 5 years. Kasi years lang ako rito. Exactly. 3 years ako rin, Medyo generous pa kayo sa akin eh, 3 years eh. Oo, oh, tapos 20 years nandito pa tayo. Ikaw yun. Ikaw lang yun. 98? 90? Hindi pa 20. Hindi nga, ilan taon na? Ilan taon na ba dito? 18. 18 years? Yes. 18 years, years ko po. Years, gago, di ba mula? Talaga oh na. Congratulations. Nag-prepare tayo ng kotilyon. Para na. Oh my God. Dalaga na po si Louis. Oh my God. 18 roses ka to. 18 candle. 18 paratas. 18 paratas. Grabe. With ghee. Ako, pero ano, may ano kayo? May plano kayo? Meron. Germany. Germany. Oh, nice. Ah, so may plano ka? Kasi based sa statistics, sa European statistics, Germany ay isa sa mga okay na mag-migrate at the moment kasi tumatanggap sila na at least 10,000 immigrants per year. Talaga? Shoutouts to Germany, ha? Okay din sa Denmark. Sa Denmark, European country. Sa Sweden. That's your ideal country to sobrang mahal sa Sweden. Please answer the question. Hindi. Hindi. Sobrang mahal sa Sweden pero yung quality of life is so fucking nice. Where you are forced to not work and spend more time with your family. Uy, grabe. I mean, I know sila yung pinakamataas na tax. And at saka happiness but, rate. Bro. Yes, happiness but rate. Yeah. Puta. Exactly. Eh, bakit maganda naman yung happiness rate dito? Happiness. Happiness rate. Mataas ba happiness rate sa Dubai? Oh, di ba? Parang talaga. Saan ba nalalaman yung mga ganyan? Ayaw, huwag na natin mag-usapan masyado sensitive to. Kasi, ano ba yan? Dude, I mean, may media. Diba? So statistics na yan is statistics based on who and on what. Well, that's true, actually. Dude, yeah, but when you think about it. Pero ikaw, personally, masaya ka ba dito sa UAE? Oo lang. I'm surviving. I'm content. Yun lang, surviving lang. Surviving ka lang. I'm content. You're contented? Content, oh. Okay. Pero ayaw akong maging content. Okay. Yeah, you should always be kasi di man ako influenza. Joke. At least may ganyan yung magandang mindset kaysa naman sa parang wala lang. Contento ako dito, pero... Comfortable. Comfortable, yes. Mm. Pero... Yeah, yun eh, may nakinig akong... Comfortable? Sorry. May nakinig ano dyan eh. Comfortable. Comfortable. Dito po na yung nalulutong, nalulutong, yung frog. I mean, yung frog na... Hindi na story na kasi nga relax siya kasi nga warm yung water. Okay. Hindi niya alam na luluto na siya. Oh. So parang ayun yung concept ng anong magandang yung fable ba parang ganun. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero ayun yung concept na parang sobrang relax ka, relax ka dun sa never be comfortable. Inclusion mo dun sa situation mo na parang comfort zone. Yung pala mamatay ka na. Parang ganang idea. Or like, ang daming analogy sa ganyan. Tsaka gusto ko rin sana i-point out is, dito, sa tagal natin dito, di ba? Yung mindset natin, yung thinking natin, sobrang nag-iba from street hustlers to street smart people. Yeah, sure naman. Bigla tayong dumbed down and watered down bigla. Iwan ka cellphone dito kasi yes. Sa UAE hindi ginagalaw yan pero yung cellphone ko dito sa Pilipinas na wala. Exactly. That kind of shit. Kaya rin ako lumalabas kasi gusto ko lang ma-break yung monotony nitong way of life na araw-araw you're safe, etc. Dude, the world is not a fucking... Kasi, there's so many things na pwede pumatay sa'yo. Advantage mo yun kasi wala kang anak, wala kang free ka. Anak. Ayan, congratulations by the way. Congratulations. Yan, congratulations kay Tito Tomark. Congrats. Welcome to the club. I mean, pero yung time na wala ka pang, let's say, responsibility. No, kasi nga, mas kinoconsider ko yun. Pero ngayon... You're free to go. You're free to roam around the Europes.
Ay, hindi. Lately, the Asias of the worlds. Lately kasi, lumalabas din naman ako for work. Yes. Kasi yun nga, I actually put budget para kasi pag lumabas ka, you meet the people that is relevant to your industry. Travel for work. Oh, ano pang, grabe work. Pang, travel ano talaga for yung work. Mga trabaho ni Tito Mark, eh, no? Ina niya, eh, no? Travel for work. Grabe! Tayo hindi work lang talaga. Yeah, kasi... no travel. Oh, di ko makalis sa PC ko, eh. Ang laki ng PC ko, eh. Oh my God. Parang iniisip ko na parang, ang daming... cool na pwedeng gawin na as a this country ba sinasabi mo or paano ba? Hindi. Sa buong mundo, actually. Yeah. And daming cool na pwedeng gawin na masaya ka tapos at the end of the day, you get paid. Yeah. You get paid what you deserve. Yeah. Hindi yung parang, oh, kasi Pilipino yung gumawa nito. Yes. Kaya ganito yung presyo. No, it's not that. Although mayroon akong mga kakilala naman na may mga tropa tayo na they're being paid not because na parang they're paid na mataas. Not because they're non-Filipino sila or whatever. Kasi normally, ito yung stereotype dito, yes. Diba? Ah, Pilipino, dapat mura lang yan, diba? Yes. So, may kakilala tayo na na-break na yung buyers na yun. Sila Santos, sila Velasquez. Yeah. Oh, come to the show. Yeah, yeah. Oh, shoutout pala. So, shoutout pala kila, ano, no? Kala Tito JR. Mox, diba? JR. Sila Kalweng, sila... Sino ba to? Sila Anog, yan yung mga visual makers, mga kabaro natin, mga photographers. Creatives. Photographers, parang at the end of the day, pare, meron din kasi yun nga, may oversaturation din kasi lately na mga creatives, not just photographers, filmmakers, graphic designers, writers, etc. So parang kung lahat kayo nagpupunta rito, buong mundo nagpupunta rito, okay, so contained na naman yung shit. Wala na naman, hindi na naman, stagnant water na naman tayo. Tayo-tayo lang kakataan. Yeah. So I might as well put money into actually stepping out and knowing people outside that would put money back in, papasok dito sa UAE. So I don't have to fly somewhere just to work. So parang... yun yung gusto mong i-present na propositions or pwede ka rin mag-travel palabas as an individual. So parang yung parang andali mong sabihin yung ganyang idea. Personal take ni Tito Marcos. Hindi, so ang tanong dyan is paano siya na-achieve from zero to hero. From zero to hero. It takes time. Hindi nga, hindi pa nga ano yung ginawa mo? Gano'n ka ba kagaling? Hindi. Magaling si Mark. Magaling. Hindi ka nga nakaka-hero level pa eh. Kaya ka nga lumalabas eh. Nag-gain ka na experience, di ba? Parang Dark Souls yan. Ilang beses kang babalik sa same path pero mamamatay ka until mag-level up ka. Di ba? Mga reference. Di ba? Hindi. Pero, you don't know. You don't play Dark Souls, bro. You don't play it. Hindi. Pero yung naging mindset mo is as soon as na dumating ka dito, magtrabaho, travel. Hindi yan mindset ng normal na isang kabayan. Hindi, yun nga eh. Paano mo na isip yan na tapos ngayon, dami ka na napuntahan. Dapat mag-talk si Mark eh. Sponsor tayo ng talk. So mag-TED talk. Mag-TED talk for Philippines. Oo, hindi. Dapat kasi, di ba? Paano mo ma-achieve yung ganyang level na... Hindi mo naman kailangan siya ma-achieve, pare. Kailangan mo na talaga yung pera na i-google mo, tangin ha, imbis na pambili mo ng shit na in the next 2 months magiging obsolete. Why the fuck? Di ba? Then you just have to... iPhone? For me, kasi may mga... Hindi lang yun, everything else. So of course, majority ng mga Filipinos ay hindi rin naman ganun kalaking yung sahod. Nandun na tayo. Sahod ko at that time hindi malaki. I know. Yun nga eh. So what I'm saying is... Yun nga yung point eh. Paano ko na umabot sa point ngayon na kinalalagyan mo na... Mindset lang. Objective. Ako, personally, what I think is once nakapag-travel ka, once nakapag-try ka... Nagkakaroon ka ng ibang perspective. For example, ano pinaka-accessible dito? Georgia, Armenia. Georgia. May iba yung pakiramdam na yun eh. And it's up to you if you want to, you know, go now and then to places. Because it's all a matter of... Parang dopamine mo na yun eh. Parang yung dopamine, ay, pag nanamdaman mo yung magkaroon ka na, nakapag-travel ka. Also, uy, ang ganda sa pala doon. Very subjective yun. Kasi for some people, hindi nila nakikita yung worth nung going into other places. Mm-hmm. For them, I mean, that's really very personal. It's really very personal. So, pero
You can never impose it to people. So, pero if you have that, if you have that, might as well capitalize on that. Kasi ang umpisa lagi, ang impose lagi is if you're going to travel, you have to be a tourist, diba? Obviously. Yes. For obvious fucking reasons. Go experience the place, etc. See new things, see new ano. Pero first time kong makapunta sa ibang bansa, after kong parang I actually see being a tourist para sa akin as a waste of time. Kasi wala siyang ROI. Parang yung, okay, sige, cool. Fine. Eh, kung gusto mo mag-time out, gusto mo mag-vacation lang, go be a tourist. Pero when you start to... Walang return of investment. Hindi, ako, I would argue kasi parang just depende lang. Perspective ko lang. Parang experiencing a different vibe sa city, sa ibang city, yes, is really eye-opening. True. In many ways. In many ways. Oo naman. Know, parang, so, perspective ko lang din naman. Diba? Pero para sa akin, parang being a 100... Ano ba? When I travel, I would say 30% would be tourists, 70% would be something else. Mm-hmm. Yes. Na parang, okay, sige, game mode, 70%. Yeah, 30% beer, whatever, travel dito. When you say game mode, ano, trabaho, no? Trabaho! Ano ba? Game mode or game mode? Game mode. Okay. Game. Sorry, parang, hindi, ganun diba? Si Mark eh. O, parang you divide your time na parang at least at some point na parang double whammy ka. Yeah. Pagka lumabas ka, meron kang return of investment at the same time, at least na-enjoy mo yung time mo kahit konti lang. Eh, yung purpose mo eh. Pag pumunta sa Europe, di ba? Pag... Oo, kasi parit, naghahanap ako ng mga... Dude, naghahanap ako ng mga talks, conventions, at saka mga... Saka mga baby girls na pwedeng i-shoot, di ba? Yun yung 30%. Ayan, kasi wala namang ano, parang gusto mo lang din, kasi itong mga yung sinishoot ko normally sa Europe, may mga kilala sila, nakilala. Yeah. Follow at Burst Party. Burat Party. Ano? On Instagram. Kamukha nito sa Berlin, meron silang tinatawag na creative speed dating. Sa UAE, walang creative speed dating, Brad. Where you present your work, present yourself as creative. And paano yun? Ano yung speed dating? Producers, production houses, etc. You present with your work. Clients? They're the clients. Ikaw yung... Yes. Ikaw yung... You have to make the best impressions out of these people. Ang tawag dun? Pon? To a point na ikaw yung naghahanap ng partner. I see. To invest on you. To invest on you. Exactly. As a creative. Parang ako, let's say, Visfolk, na parang, oy, this is what I do, etc., etc. We make this, we make that. Nice. Na parang, I want you to invest on my company. Okay. Parang ganun. Yeah. Yun yung creative speed dating. So ano, so... But you have to be based in Berlin. No! Ah, you don't? The world goes to Berlin for this shit, bro. Alright. 200, 300 euro, it's a fucking investment. I see. That's how you go. So two to three days ng event, you go to every talk, you go to every gathering, tapos creative speed dating, awarding ng shit. By the time na matapos mo, you have two more days to spend. That's your 30% to do leisure. Or you can also schedule meetings, post-event meetings with people that you've met. Yeah. To actually make your stay worthwhile. Pumasok ka, nag-try ka ba doon? Last year, munta ka doon. Sana Berlin Fashion Film Festival. Oh. It was the best ever. Nice. Ever. Kaya, ever. So ano, no? So copying up, pare. Oh, yeah. Yan. Tito Luis, ano yung, kung ikaw, kung may nakakausap mo yung mga listeners natin na gusto mag-abroads. Abroads. Anong... Anong mga ano mo? Actually, binabawal na sa atin. Huwag na kayo mag-abroad sa Middle East. O, totoo. Oo, kasi nga, ang dami nagiging ano, di ba? Hindi kasi yun, mga domestic helpers naman. Oo, kasi naman, nga yung... Pare, pag professional ka naman. Malala yung human trafficking. Ano ka naman eh. Human trafficking, ganyan. Well, so, yun. Mga advice mo. Pero kung ano, pero kung siyempre, kung meron kang... If you have one advice... That you can share. Sa mga, ano sa mga... sa mga professional. Let's say, here or... Sa Pilipinas. Pilipinas. At saka dito siguro. Hmm. Para sa mga nag-start pa lang sa UAE. Ano sa palagay mong ano, pinaka token or pinaka words of wisdoms? Ano? Hindi, ikaw. Kasi... Ikaw yung pinakamatagal eh. Oo, yung wisdom mo dito is... Wisdom mo. Yung pinaka ano mo. Parang ikaw si Gandalf. Dami Gandalf the Great. You shall not pass, motherfucker. Oh
my God. Eh, ano lang naman, parang goal lang naman, magkaroon ng goal. Magkaroon ka ng goal. Mag-set ka ng goal. May end goal ka dapat. Set ka ng goal. Set ka ng goal. Oh, yun muna, mag-set ka ng goal. Kasi kung hindi ka mag-set ng goal, wala nangyari. Floating ka lang. Yan. Wise words from Van Dunn. Actually, yeah. As simple, ang ganda. As simple as that. Natitake for granted natin yung simple part ng ano na yan. Setting goals. And ambition, men. Ambition. You have to be. What's your ambition ba? To be a senator. Puta rin na! Senina! Enrile na! Dahil nga naman ang dyan eh. Immortal talaga. Yan yung ambition ko nung grade school ako. Totoo yan. Totoo yan. Grade school. Grade school. Bakit? Bakit? So magbarong. Kasi artiste eh. Artiste yung mga artista. Artista kasi mga senador, di ba? Twisted. Sikat sila, artista. Yan ang paborito mong artista, senator. Budots? By the way, ah. Gusto mo i-shoutout? Gusto mo i-shoutout? Hindi na, hindi na. Hindi pa nga tumatakbo si senator. May hila ng buboto. So, yan, Ari. That's another episode of Hello, Ma'am, Sir Show, no? Oh my God, ang bilis. Grabe, saya. Salamat po sa mga nakikinig sa amin, no? Diyos ko po. Thank you po sa mga ano, thank you po sa mga listeners. May listener na tayo sa ano, sa Afghanistan. Oh, pare, tatlo ng listeners natin. And so, wag niyo po kalimutan. Don't forget our agreement tayo. I'll meet you in Kabul next month. Wag niyo po kalimutan i-follow ang Hello Ma'am Sir at Hello Ma'am Sir Show sa podcast, sa Apple Podcast, sa Spotify. Meron rin po kaming Facebook page. Meron rin po kaming YouTube channel. So, Instagram yan, lalo na. Mm-hmm. At Hello Ma'am Sir Show. Yep. Use hashtag Hello Ma'am Sir Show on our social media. Yan, saka comments. Comments. Subscribe. Let us know. Subscribe. Here. Click here. Meron kayong suggestions. Ganyan. Suggestions kayo. May topics. Mga topic suggestions. Yan. Kung gusto nyo magpa-shoutout, shoutout kayo. Yeah, shoutout 200 dirhams lang each. May pabati. With a nominal fee. Ayan. Pabati sa audience. Hashtag, ayun nga pala. Totep. Hello sa mga... Belated happy birthday. Ayan, belated happy birthday sa aking anak na si Totep. Totep. Totep, come. By the way, thank you. Oy, baka ano, baka by next week, baka makapag-live na tayo. Ayan, so, ang ganda. Yeah. Ang ganda. Gusto kong mag-live eh. So, let's go. So, right, cool. Ayusin lang natin. Thank you so much. At maraming salamat po sa pakikinig. Kahit cameraman lang muna para siyempre, ko-close up natin si Tito Louis. Yeah. Ako na naman. Mga ganyan. Ako na nga yung cameraman eh. Yeah. Hindi nga eh. Ako nga yung cameraman eh. Ako na nga yung cameraman, no? Yan. The next episode. Thank you po sa pakikinig. Ito po yung thank you. Tito. Thank you. Epi. Thank you. Oh, thank you. Ah, ako si... Oh, sorry. Ako pala si Darren. Louis. Ako po si Chelo. At Hello Ma'am Sir Show. Thank you so much. Thanks.